Kumusta at mapagpalang araw sa iyo? Ngayon naman isusi ko lang tong motor na to kasi meron akong napansin sa motor na to. Meron naman siyang signal light, kaliwat kanan yung signal light niya, gumagana naman. Tapos yung headlight niya gumagana din. Gumagana. Ang problema lang dito, itong tail lights niya. Ayun oh. Dapat pagsusi pa lang o pag on ng switch, umiilaw to. So ngayon wala talaga siyang ilaw. Ayun oh, wala siyang ilaw, dapat umiilaw to. Kasi napaka-importante kasi na may tail lights tayo. Ayun oh, yun yung foot brake niya. At tinapakan ko na yan, wala pa rin lumabas dito na ilaw. Wala talaga siyang ilaw na lumabas dito sa tail lights na to. Kaya ngayon, ito troubleshoot ko to. Tatanggalin ko muna tong bracket niya. Napaka-importante kasi na meron tayong tail lights kasi yung mga nakasunod sa atin, makapansin tayo at saka iwas na rin disgrasya at huli kasi mahirap kasi pag walang tail lights prone din sa disgrasya at saka sa huli lalo na pag ma-checkpoint tayo, tinitignan din kasi nila yung mga ilaw kung nagana. Simple lang naman yun pero di naman kadalasan na ganun. Mayroon kasing nag-checkpoint talaga masyadong ma-stricto. Ngayon naman tatanggalin ko lang tong cover ng tail lights, dalawang screw lang naman to para matanggal ko na yung connection ng tail lights at matesting na din. Sa ibang design na tail lights, ang tinatanggal nila is cover lang dun sa harap tapos nahuhugot na nila yung valve. Dito kasi nahugot din naman to kaso kailangan pa baklasin. Iniikot lang naman to siya para matanggal yung pinaka connection o salpakan ng valve. Ito siya. Nangingitim na yung valve. Hindi nyo kasi kita. Tanggalin ko lang muna tong valve na to. Yan. Ito siya. Malabo din nyo talaga makikita to. Pero dito sa loob ng bulb na to, may naputol. Putol na yung ano niya, yung connection niya dito sa loob. Na ito yung importante kasi pag naputol kasi ito, hindi na siya nagana itong bulb na to. Ngayon naman, bago tayo mag-proceed, turo ko muna sa iyo yung connection ng wire na to. Ito yung solid na dilaw na wire, ito yung tail lights. Pag susi o pag unang switch, dapat umiilaw na yung tail lights. Ito namang green na may lining na dilaw, ito naman yung brake light. Yung pagpindot mo ng brake light o tas pagpihit mo ng brake, iilaw yung tail lights natin. Tapos ito naman yung solid na green na wire, ito naman yung ground, body ground o galing sa battery. Ngayon, itesting ko muna tong connection sa mga wire na to kung nagana. Kailangan naka-on yung susian at may battery kayo. Kung wala naman kayong battery, paandarin nyo yung motor para ma-check nyo talaga ng maayos. Tapos gagamitin kong pang testing, ginamit ko lang to yung improvise ko na tester. Yung isang connection na tester mo, idikit mo lang sa body ground ng motor o sa battery. Parehas lang naman yan. Basta naka-under yung motor o mayroon kang battery, kahit di naka-under, basta may battery ka, gagana yan. Ito yung tail light. Yan. Yan yung tail light. Yan yung kulay solid na yellow na wire. Tapos ito naman, tinitesting ko, ito naman yung
green na may lining na yellow na wire, yung tinuro ko sa iyo kanina. Yan. Yung bang pagtapak mo sa foot brake, umiilaw. Ito yun siya, yung green na may yellow na wire. Yung ground, hindi ko na tinisting. Ito talaga may problema. Itong bulb na to. Tapos ngayon, nakabili na ako ng pamalit sa kanya. Ito LED yung pinampalit ko, kasi itong LED na to, mas matibay pa to sa bulb na to. Kasi di naman to masyadong nagiinit, di gaya ng bulb. Nagiinit kasi itong bulb, kaya mabilis siyang masira, lalo na pag luka lang yung bulb na bibilhin nyo. Mas mainam LED yung gamitin nyo para tumagal yung taillights. Madali lang naman siyang ibalik din. Disalpak lang din naman tong LED na to. Same, so pares lang sila ng sukat. Itesting ko lang to para makita nyo talaga na gumagana tong LED na to ng maayos. Tapakan ko lang yung foot brake. Yan. Medyo may kahinaan siya, pero okay, okay na rin to. Kasi ang purpose natin dito ay tumagal yung ilaw ng taillights. Ito na siya. Ito yung ano niya, taillights niya. Yan. Tapakan ko lang yung foot brake para makita nyo talaga na gumagana to. Ha? Ganun lang pag troubleshoot. Kung hindi nyo makita dito sa taillights yung problema, mag-proceed lang kayo dito sa switch. Ito yung switch ng motor natin. Minsan kasi pagkasusi natin, umiilaw yung taillights. Minsan naman na mayroon din mga motor tulad nito na mayroong switch, isi-switch muna para iilaw yung taillights. Isi-check mo rin dito kung may connection na papuntang taillights. Kasi minsan kasi itong switch na to, andito nagkakaroon ng sira, lalo na pagka may katagalan na yung switch. Tapos dito naman, dito sa ano na to, sa foot brake switch na to, i-check mo rin to kung meron, kung walang sira to. Kasi minsan kasi pag matagal na yung foot brake switch, nasisira din kasi ito, kinakalawang to sa loob, itong foot brake switch na to. Basta mag-proceed lang kayo hanggat makakuha nyo yung gusto nyong gawin sa gagawin nyo sa taillights. Hanggang dito na lang, Paps. Salamat sa panonood.